Magagamit natin ang kaalaman na natutunan natin sa Remote Controlled Robot Project upang makagawa ng mga tagubilin sa ating susunod na proyekto. Ang robot nating gagawin ay may kakayanang sumunod sa itim na linyang nakadikit sa sahig. Sa proyektong ito, tayo ay gagamit ng infrared o IR sensor. Ang isang IR sensor ay may dalawang special na LED. Ito ay ang receiver LED o photodiode at transmitter LED. Ang distansyang saklaw na maaabot ng IR sensor ay maaaring baguhin sa pagpihit ng adjuster. Ang IR sensor ay may 5V VCC pin, ground pin, at signal out pin. Ang IR sensor ay gumagana sa pamamagitan ng paglabas ng infrared light sa transmitter LED. Ang infrared light na ito ay tumatalbog sa mga bagay na may kulay na maliliwanag na tinatanggap naman ng receiver LED. Sa tuwing mangyayari ito, naglalabas ng low o zero ang signal output pin. Ang sinag ng infrared light ay hindi tumatalbog o inaabsorb lamang ng mga bagay na may madidilim na kulay. Sa mga ganitong pangyayari ay naglalabas ang IR sensor signal pin ng high o 1. Dahil dito, ay maaari nating gamitin ang high o low signal na nanggagaling sa IR sensor upang magbigay ng command o direksyon sa takbo ng ating robot. Sa proyektong ito ay magkakabit tayo ng dalawang IR sensor sa harapang bahagi ng ating robot. Ang kanang IR sensor ay kakabit sa pin 5 at ang kaliwang IR sensor naman ay ikakabit natin sa pin 6 ng Arduino Mega. Sa pagitan naman ng dalawang IR sensors na ito ay maglalagay tayo ng itim na linya na ididikit natin sa puting sahig. Maaari tayong gumamit ng itim na electrical tape para dito. Mapapansin natin na parehong low ang signal na inilalabas ng kaliwa at kanang IR sensor sa tuwing ang linya ay nasa pagitan nito. Gusto natin na sa tuwing ito ay mangyayari ay umabante lamang ang robot. Habang umaabante ang ating robot, may pagkakataon na ito'y babaling pakanan na magriresulta upang ang kaliwang IR sensor ay magbibigay ng output signal na high at low naman sa kanang IR sensor. Sa pangyayaring ito, ay gagawa tayo ng tagubilin na tatawag sa turn left function. Sa tuwing babaling naman ang robot pakanan, ay tatawagin naman natin ang turn right function. Ito ay gagawin natin ng paulit-ulit sa loob ng void loop function. At kung ang dalawang IR sensor ay magbigay ng high signal, ang gusto naman nating mangyari sa robot ay huminto ito. Ang konsepto ng line following robot ay ginamit namin sa isang dagdag na tampok ng LISA robot na may kakayanang mag-disinfect ng mga pasilidad gamit ang UVC light.